And so, good morning. Today is Sunday, April 4. And so, today is Easter. And so, wala akong pasok. Nakalip. Yeah. Ito ko ngayon sa aking garden. So, this is my rubber plant. And this is my rubber tree. So, dahil maligabok siya, medyo maligabok siya, kaya ilinisin natin. Okay, so pakikinisin natin yung aking rubber plant. Yan, ayusin lang natin yung camera kasi medyo madilim. Okay, so that's it. Ayan, gamit ako ng hose tsaka sponge. So, dalawa yung aking rubber tree. Yan, rubber plant. Dalawa sila. Ito na yung binili ko nung September. Ganito na sila kalaki ngayon. Kaya, nakakatawa. So, gumagamit ako ng sponge. Yan, para malinis talaga yung dahon. So, gamit na nga lang tayo ng ating simba. So, ingat lang sa pagano kasi baka mamaya bali yung dahon. So dito sa Qatar, malibit, malakas ang hangin yan. So, malakas ang hangin yan, sunstorm. Kailangan crisp, di ba? Nililinis natin once a week or twice in a month. Yan. Pag dinidiligan ninyo, wala nang problema kahit pa sa inyo kasi outdoor naman siya. So hindi siya prone sa any molds na pwedeng maka-damage ng dahon. Actually yung iba magiging magbubutas-butas yung mga dahon kasi pag indoor po ay exposed sila sa mold sa loob ng bahay, kaya isa yun sa nagiging cause ng na-infect yung ating mga halaman. And, dahil outdoor, and malinis yung hangin, kahit sabihin natin malikabok, pero hindi nagsisip down yung molds. Hindi kaya sa loob ng bahay, walang circulation of air. So, ang tendency, lahat ng mga bacterias, hindi nagsisirculate, kaya nagsisit down sila sa mga likabok niya. Kung mapapansin ninyo, di ba, pagka naglagay kayo ng pagkain sa lamesa, di ba, bakit madaling mapanis? Di ba? So, yun yung dahilan, yung mga, ito yun yung nagiging cause ng pagkapanis is yung molds, kaya inaamog yung pagkain. Di ba? So, ganun din sa dahon. Pag inamag yung mga dahon ng halaman ninyo or nagkaroon siya ng mga insect or any pests, pwede nilang ikamatay o ika-damage ng mga dahon. Okay? Yan. So, tapos na tayo sa ating linis-linis portion. Ayan. Diba? So, pogi na ulit ang aking mga rubber plant. Okay, so I'll show you my rubber plant. Okay, so, sila ngayon. Dati yung liit pa nila. So ngayon, di ba? Sobrang lalaki ng mga tao. Okay, so sobrang nakakatuwa na ito na sila. Di ba? Sobrang lalaki ng mga aking mga rubber plant. Right. So magsasummer na. Baka bumagal yung paglaki nila kasi, di ba? So, pag-aaralan ko kung paano sila palalakiin ng maayos. Pero usually, as per dun sa basic na natutunan ko sa rubber plant, basta wag lang silang direct sunlight. Ayan. Kahit na mainit yung panahon. So, usually dito kasi sa Qatar, nag-50 plus degrees. So, nakaka-stress yung init. So, that's it. That's my garden.
Nangyaring garden dito sa Qatar. And okay, so that's it. Good morning po sa ating lahat. Happy Easter.